So, what's up mga kalitar? At sa video natin ngayon ay meron tayong i-review. Dahil maraming nagtatanong sa atin kung anong sukat, tamang sukat ng mga panlaban. Oh, masisilag ang araw. Kasi hindi sila, sa mga bawat upload ko, wala nga naman talagang sukat akong binibigay. Basta gawa lang ako ng gawa. Pero ngayon, bibigyan natin yung sukat. Pero yung bibigyan natin sukat ay yung maliit lang na saranggola na pang kitay. Hindi ito yung malalaki. Ito yung small size na pwede mong ilaban. At ang pagkakagawa nito ay hindi naman puwet kupas. Ito yung aming tinatawag na silindrina. Pero iba tawag inisda. Bali, ito yung saranggola yun mga kalitar. Bagong gawa ko lang to. Kakagawa ko lang ito ngayon. Ngayon lang. Laon pa rin yung kawayan. Ito yung pinakahubog. Wow. Yeah. Pero bago natin ituloy yung ating videos ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at mag-like sa ating video. At mag-comment ka sa baba kung anong kulang, kung ano pang pwede nating i-review. At saka isa-shoutout ko lang ito ng mabilis mga kalitar. So shoutout kay Mark Garcia, kay Adrian Navia, Jan Jacob Kaya, CJ Bravo, Angelo Balte, Adrian Jospisan, Jane Francisco, Aldred Agaran, Manuel Ilustrado, Kabadi Mix Vlog. So yan, shoutout sa inyo. At so yan na nga mga kalitar. At huwag nyo rin kalimutan i-subscribe ang ating team. So yan. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa kanila. At syempre, lalong-lalo na sa akin. Yan. So, umpisan na natin mga kalitar yung ating review sa sukat ng ating saranggola. Bali, yan yung pakpak. Wow. Ito yung puwet. Wow. Bali, umpisan natin mga kalitar dito sa patindig. Ito yung ating tinatawag na patindig. Ito yung pinagkakabitan ng lahat ng bahagi ng saranggola, papagayo, gorion o bulador. Yan. Dito ikinakabit yung mga pakpak, lahat. Halos dito ang ito ang pinakasentro ng lahat. Ito yung patindig. Bigyan natin ng sukat. Bali, ang sukat mga kalitar ng patindig natin ay mula dito sa ulo hanggang dito sa puwet ay 75 cm. Bali yan mga kalitar. Kumuha na lang kayo ng papel at ng ballpen. Ilistan nyo na lang ang bawat sasabihin ko para masundan nyo. Bali, 75 cm itong haba ng patindig. So next tayo, lipo tayo sa pakpak. Ito mga kalitar yung pakpak. Dalawang sukat nito, bibigyan natin yung sukat ng hindi pa nababagtingan at nabagtingan na. Bali, ito muna. Umpisahin muna natin yung hindi pa siya nababagtingan. Ang haba nito, nung hindi pa nababagtingan ng ganito ay 91 cm mga kalitar. 91 cm ang haba ng pakpak kapag hindi pa naibebend. Pero kapag naibend na at meron ng bagting na ganito, magiging 74 cm na lang kasi mababawasan yung haba niya pag na-event. So, yun mga kalitar, kapag hindi pa na-event, 91 cm yan. Pero kapag na-event na, nagiging 74 cm na lang. So, lipat naman tayo ngayon sa ulo muna, sa ulo. Dito sa haba nitong ulong to. Nagpatak yung ating listahan. So, ang haba nito mga kalitar, itong pinaka ulo na to, isa lang naman ang haba nito, ito at saka ito, iisa, pares lang ang haba nyan. Ang haba nyan mga kalitar ay 33 cm. Ito, 33 cm, 33 cm. So, lipat naman tayo ngayon, adjust tayo sa baba, dito tayo sa puwet. So, unahin natin itong pinaka-puwitan.
Lalapas ito, ito. Itong haba na to. Ang pinakahaba nitong mga kalitar, itong puwit na to. Ito. Ang haba nito ay 4 feet. Tama ba? Oh, 4 feet. 4 feet ang haba nito mga kalitar. 4 feet. Tapos, next tayo sa puwit pa rin tayo. Ito naman. Itong pinakasukat nitong nasa tagilidan na to. Ito yung brace ng pinakapuwit. Kailangan dito malambot. Pagkakayasin nyo, kailangan talaga malambot yan para pag tinamaan ng hangin, maano siya, mabebend. Ang haba mga kalitar niyan ay, nito ay 65 cm. Ayan, tanda nyo, 65 cm. Isa rin ang haba nito. Kung anong haba nito, haba rin nitong kabila, 65 cm. So, lipat naman tayo ngayon sa bagting. Ito, itong bagting na to. Kung gusto nyo nga palang maging ganito yung itsura ng hubog nyo, maging patusok na bilog, kailangan unahin yung ikabit itong bagting na nasa itong nakatindig na bagting bago nyo ikabit itong nakahiris na bagting. So, ang sukat nito mga kalitar, itong pagitan. Kailangan kasi ang pagitan ng pakpak pantay hanggang pati itong kabila. Ang sukat nito mga kalitar, mula dito hanggang dito sa babang to. Yan. Dito hanggang dito ay 35 cm. So yan. Ito mga kalitar, 35 cm mula dito hanggang dito sa baba. So, double check ko para sure. Ayun, gumakita. Ayun o. 35 cm mga kalitar. So, yon. Kung anong bagting, kung anong, halimbawa, 35 cm to, kailangan ganun na ganun din yung sa kabila. Dito. So, next tayo, lipat tayo sa dito naman. Kung anong layo nitong bagting sa pakpak. Kumbaga, ang layo ng bagting, ito. Kung gaano kahaba. Ito sa inyo. Kung gaano ang layo ng bagting sa pakpak. Pero conforme naman sa inyo yun. Nga sa inyo kung saan yung ibabagting. Pero yung ginawa ko, ganito kalayo. Yan. 47? Ano? 47 cm ang layo. Ang layo nitong bagting sa pakpak. Ah, hindi nakakangalay ah. So, punta naman tayo ngayon sa sikang. Ito yung pinakamahalaga din kasi sa isang saranggola, yung sikang. Kasi kapag napasobra yung sikang mo, halos hindi ka malabanan kasi lagi kang lamang. Tsaka, napakasagwa rin naman saranggola na sobra ang sikang. Ang sikang ay ito, ang pagitan ng pakpak. Ang sikang mga kalitar ay kung ito pinagkabitan ng pakpak ito. Kung anong luang nito. Saka nitong puwet, saka nitong ulo. Pero mag-umpisa muna tayo sa ulo kung gaano kalaki yung sikang niya. Bali mga kalitar, itong pagitan nito mula dito sa ulo hanggang sa pakpak ay 8 cm lang. 8 cm itong pinagkabitan. So, next natin ay itong pakpak. Kung gaano kaluang ang pakpak. Dito hanggang dito. Bali, may luang siya mga kalitar na 39 cm. Ang luang mga kalitar ay 39 cm. Listan nyo na lang sa papel.
Ayan, tapos next natin ay ito. Ang luwang nitong pakpak na nitong pinagkabitan ng kwet. Malapit sa pakpak. Ito pinaka-brace ng kwet. Bali may luwang lang siya mga kalitar na 4 cm. 4 cm. Tapos next natin ay ito na. Kung gaano kaluwang 'to. Ang luwang nito mga kalitar ay 18 cm. May luwang to mga kalitar na pinakapuwet 18 cm lang. So okay na ba? Na-review na ba natin? So yun na nga mga kalitar, na-review na natin ang bawat luwang at sikang, haba ng pakpak, ulo, ano rin natin. So ito na yung kabuuan mga kalitar ng sarangkola ito. Ganito to kalaki. Tapos yan yung pakpak ko. Ang masasabi ko lang mga kalitar, yung binigay kong sukat ay naayon lang sa nakalaki papatak. Ay naayon lang sa aking experience sa paggagawa. Pero yun ay nasa inyo rin kung pagdating sa puwet, kung gusto nyong lakihan, pwede. Nasa sa inyo yun. Kasi iba't iba naman talaga yung size pagdating sa labanan kasi magkakaiba talaga ng gumawa ang sarap ng saranggola yung halimbawa dumating ka doon. Hindi naman ikaw nagawa, no? Kaya hahanapan naman talaga ng kaparis yan. Kung anong kasukat, dun ka pwedeng lumaban. So sa paghubog ng pakpak ay para maging ganito talaga ay kailangan ng maliit, manipis. Sobrang nipis. At ano pa ba ang ating review? Pakita ko sa inyo ito ng kabuuan para makita niyo yung itsura. Bali yan mga kalitar yung ating saranggola na binuo at in-review. Yan yung pakpak niya. Magagawa ko lang yan kanina. Ano yan? Flat din. Ang saranggola lang, ang pagkakayari niyan flat. O yung pangkita yan. Gaya na sabi ko sa inyo, confirm yun sa inyo. Nasa sa inyo kung lalakhan nyo ang pinakapwet o lalakhan nyo pa yung pinakasikang. Nasa sa inyo yun. Kasi pagdating na naman, kung halimbawa kung sakaling lalaban kayo ay meron namang kaya may tinatawag tayong ulutan. Yung ulutan ay hahanapan mo ng kamat ang saranggola mo. Na siyempre hindi ka naman papayag ng mas malaki ang sakalaban mo. Kaya hanap ng katapat mo. At so yun na nga mga kalitar, natapos na yung ating pag-review sa ating saranggola. Sana ay magawa nyo ng ayos ang ating tinuro. At salamat din sa nag-request nun. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng pag-review. At sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, sa aking YouTube channel ay huwag mo kalimutan mag-like, mag-subscribe. Mag-subscribe ka na kung gusto mo pa ng mga saranggola vlogs at mga kakaibang saranggola na makikita, mag-subscribe ko na sa YouTube channel ko kasi marami pa tayong gagawin. At marami pa tayong ituturo, marami pa tayong adventure sa saranggola na pagdadaanan. Kaya ano pang hinihintay mo, mag-subscribe ka na. At saka, salamat sa ating mga viewers na walang sawang sumusuporta at nagko-comment kasi road to 3K na ang ating subscribers. So, salamat sa inyo kung hindi dahil sa inyo, ay hindi tayo aabot sa road to 3K. So, salamat at nakaabot tayo sa ganitong sub. Sana ay tumaas pa ng tumaas at nang ganahan pa tayo mag-vlog at gumawa ng mga tutorial. At so, yun mga kalitar, hanggang dito na lang muna yung ating videos. At saka next vlog ko na lang papakita ang pagpapabalat kasi marami na naman tayo pinakita ang pagpapabalat at saka pagbuo. Hindi ko na binidyo yung pagbuo kasi lagi naman tayo nagbubuo ng saranggola. Kada video natin ilang beses tayo nagbubuo ng saranggola. So hanggang dito na lang muna mga kalitar. Salamat sa panonood at subscribe. Thanks for watching.